Ano nangyari? Papatay ka na niya. Papatay ka na niya. Ano nangyari? Wait lang. Ano nangyari? Commander damage, papatayin ka niya. Wait lang. Ano ang tinatanong ko, anong nangyari? Alam kong may tatama sa akin na 21 commander damage, pero sige. Paano nangyari? Yan, sige. One of God din. Ginger 2 plus 1 plus 1. Wait lang. So nag-pay ka mun, ano, ang una mong ginawa is nag-pay ka ng 3 para maging Wall of Blood si Lazav. Nag-pay ako ng 1 to attack. Okay. Nag-pay ka ng 1. To declare blockers. You can't block. Then nag-pay ako ng 3 to Wall of Blood. Then nag-pay ako ng 9 for plus 9 plus 9. Then nag-pay ako ng 1 for Red Dreadnought. Tatama ka ng 21, then nagpay ako ng 1 for life. Wait lang. So, umatak siya as a ginger brute. Yes. So, 1-1 sila Sav. Na unblockable. Yes. Tama? Tapos, yes. Nung unblockable na siya, nung after declare blockers, I guess, nagpay ka ng 3 to transform it to Wall of Blood. Correct. So, sila Sav is a 0-2 creature. Correct. Correct. Tapos, nagpay ka ng 9 life. So, 9-11 siya. Then nagpay ako ng 1 para So, ano sasabihin mo, ano? Question pala, guys. Regarding doon, di ba ginawa niya ng Yume Life Link sa pahuli? So, hindi na siya 21-21. Bababa na siya from 12-12. Yeah, bababa na siya from 12-12. Sa sequencing, bababa siya. Before Dreadnought. And mawawala din yung lifelink kung iba i-dredge niya papuntang Dreadnought. Ang mapapasugun, ang ma-i-forward lang niya is yung plus-plus. Pero yung ability ng creature, mawawala. The moment na pumalo na yung damage. Kung ano yung pinakahuling creature, yun lang yung mag-a-apply. Ang ma-carry forward is yung plus-plus ata. Yung plus-plus na kata yung makikerry forward, pero the rest of the ability, kung ano yung pinakahuling creature, yun lang. Gets what? Paano? Kasi... Mawawala kasi yung lifelink. Oo, mawawala. Mawawala yung lifelink. I mean, since yung sa sequencing, I should just not pay. So I should just not pay. Oo, yung lifelink yung mawawala. Pero wouldn't that parang yun dapat yung combo nila Zav, mga ganun. Pero are you saying na pag nagbayad sa nung last creature si Dreadnought, so Dreadnought ano siya, Dreadnought and Lazav, di ba? Tapos ang susunod doon yung stack ni magpe-pay siya ng 9 life, pero wala na yung card na has the ability that whenever you pay 9 life. Tama ba yun? Yun ba yung sinasabi mo? Inuna kasi niya yung Wall of Blood. So, tama yung sequencing niya noong una na kunin muna niya yung plus-plus. Tama yung pinakahuling sequence lang yung ano.
the moment na from Dreadnought papunta dun sa lifelink. So mawawala yung Dreadnought pagiging 1-1 siya. Pero you can't pay kasi kulang pa yung life mo eh. Hindi ka pa nakaka-gain eh. Pero wait lang, so take 20 muna siya. So may ilan? 23 to 3 feet. 23 to 3. Pero wait lang. Makikipag-dilang JJ eh. Paki-lighting ball. Joke lang. Hindi pa, nasa pa lang eh. After blacklist pa lang eh. Pwede pa ako mag-respond din. In response to getting the response, JJ, huwag mo ako papatayin, tutulungan kita ha. Sure. Basta ako, kung ano yung sinabi ko, yun ang gagawin ko. Kaya alam, gusto akong patayin. Wait, oh, yun lang. Nice. Kayo. Wala akong ginagawa this game, so I'm helping lang. Tapos ako pala P1 to 4 is listic. Pero yan. I tried, JJ. Bakit? Ano meron? Dinispell niya yung font ko. That's all. Yun lang yung kaya tulong. Ramdam ko ako na yung susunod niya after yung ginawa ko. 21 damage. Ay, 21 commander damage. I am dice. Dice to ano. Oh, yung damage ko go to graveyard na. Paano to i-end? Take care of Nicole Bolas. Namatay din si Nicole Bolas. Sabi ko, wag patayin si Nicole Bolas. Pinatay lahat. Tama naman. I agree. That is not true. Nicole Bolas died. Playing field lang. Mamamatay din ako eh. Wait lang. Yung thinking. Sige, so... 7 Seas, you get your Lord of Lineage back. Ay, hindi siya graveyard? Hindi. Grave? Hindi. Enchantress eh. Control lang. Oo. So, back here. Pati ba yung pulse tracker? Hindi. Exile kasi siya. Hindi, di ba kinas na siya? Oo, pero sa akin,
ako yung nag-cast. So, hindi babalik sa'yo. Sa'yo, yung cabinet yung nawala. So, yeah, it's still the... Si Sith Lord of Lineage lang yung ano, yung babalik. Yay! Wait yay. Lang, ha? One, two, black card ba yung X? Baka. Four. Swiftfoot, Ristik, pati yung drone cat ako. Tapos hindi ako sisira ng creature. Swan po yan. Nubayaan? Daya. Lahat na lang. Yan pala yung may tao. Yan pala yung may tao sa Mariana na bahala. Ristik study. Pay ako. Hindi ko na rin yung last target. And step up. Basta nag-improve ako from my last ending. Ngayon second place man lang masaya na ako. Dati third place masaya na eh. Red, black, white. Hindi ko siya ma... Haste and Tento. Hindi pa rin siya ma... Sixteen. 24.
Sinong unahin mong patayin? Ako. Yung ganun din. Hindi mo ba magagawa ulit yun? Wala akong buhay. Okay. Let's see if this works. Na isa lang mapapatay mo. Si Shefo ay mapapatay mo. May second thing eh. Saka medyo nabulag kayo sa Ruinous Ultimatum. Hindi ko rin siya makapas sa turn na madodrop ko siya. Kulang ako sa colored mana. Hindi naman ikaw yung... Ang iniisip nila magka-cast noon ako eh. With Nicole.
Kaya rin confident ako mag ano, 5 turn allowance. Eh wala, isang turn na lang, patayin na tayo eh. Okay. Okay. Gaya rich sanitary. Everyone draw up. And Discard. Ano combo na to? Walking ballista. Direction of the ball. Exiling top card. I'll just keep exiling the top card of my library. Then plus one counters on the level. Huh? Devourer. Nasaan si Devourer? Where is he? Graveyard. Sige, play ko muna. I-draw to play ko muna para makita na. I think infinite na yun, no? Tama ba? In a sense. I'll just make enough counters, excel enough cards, I think just excel enough cards. Using Devourer. Papag you can't yung put lumakain na siya Evan, you have to sacrifice it. No, I will get the plus one. I copy direction devourer, it will leave. When Lazab's power is 7 or greater sacrifice, remove top card, put X plus 1 counters on Lazab. Hindi direction devourer. Whatever I copy, yun yung pangalan ko. Every instance in the card becomes Lazab. That's the rule, diba? If ever na siya. No, because I am now walking ballista without Lazab's power. Pero part kasi siya ng resolution nung if you have the plus one counter, you cannot take two
tubalista, pag tingnan na niya yung power 7 orbiter, dapat upon resolution, check na niya or makakonvert tubalista. Diba? Pati kung i-apply mo pa rin yung ano, yung kahit hindi na siya balista. So dapat mag-apply pa rin yung when power is 7 or greater, isasacrifice mo siya. Ganun yung inyong argument. That's one counter that I change it to balista before the check. Oo. Tapos kung mag-resolve, kung ipupush mo yung resolution ng iba, hindi sila magpa-plus kasi hindi na siya devourer, balista na siya. Pero kung i-insist mo na lulus pa rin kasi considered na ano pa rin siya nila sa out. So titrigger pa rin yung sacrifice. Oo. So titrigger pa rin yung sacrifice. Yan. I do not understand it. In any case, sige, ituloy na lang natin. I will still do it. What's happening again? Yes. I'm still drawing to it. Eto, may nakita din ako ngayon sa Reddit. Ganon din yung tanong niya. Ang sabi is ano? Yes, as long as you turn the sub into a creature before he reaches 7 power this word. So kapag lumapas na sila, isa-sacrifice siya. Oo. Kasi, if you're going to turn X number of time, dapat isa-isa yung reveal. Oo. Isa-isa ko nga reveal. Ito yung isa-isa. Okay. Ala okay na as my Ozolith, kasi di ba win con na yan with the +1/+1 counters. With walking ballista. Hindi ko na-draw. Ay, exile pala ito na. Hindi ko siya na-draw. Wala na akong draw ito. Ay, poche face down. Ano ba yun? Nangyari. Wala, in-exile ko lang yung kids. Wait lang. So... Pero either way, patay ako for sure. Patay ka ba? Hindi. 14 lang life ko. Kailangan niya 7. Kailangan niya 15. Tama ba? 15 to... Wala siyang block. Pero wala akong case. I'm dead. Kailangan sa umpisa, Chef Hoy, umpisa ng game, paalala mo na ikaw na dapat yung mananalo. Hindi nga. Napaka-passive ko na nga nung laro ito. Hindi na ako aggressive. Hindi nga yung before na lahat-dami na ginagawa. Good game, guys. That was the game. The game took 1 hour and 40 minutes. So the part 1 will be 35 minutes and then the part 2 is 1 hour and 4 minutes. Oh my god. Ang winner si 7 Seas with ano bang commander niya no? Si Edgar Marco and the Vampires followed by si Lazav. ang combo, ang transformer commander. I mean, like your French girl. Grabe sila Sav. Demir yan. Go Demir. Si Chef Hoy. Tapos si ako. Mwak, mwak, mwak. Well, thanks for watching. See you again in our next video. Bye!